what is up guys, this is Ernest Dodge naman nga po pala to, and welcome back to my channel. It's been a long time, almost 1 month. Mahigit 1 month na po akong hindi nag-upload, pero kasi wala akong tanggap eh, sa totoo lang. Magpapagawa sa akin, huling project ko yung sarili ko pang clothing lang yan. So wala talagang ipapagawa ngayon, patay talaga ang printing business ngayon. Baka dito lang sa amin, ewan ko sa inyo, baka buhay ang printing business dyan sa inyo. Pero dito sa amin talagang wala talaga. Walang papagawa ngayon. Kasi ang karaniwang gawa ko lang naman, karaniwang tanggap ko lang naman, yung mga uniforms, yan, mga ano, eh kasi wala nang mass gathering, so hindi muna sila nakakapagpagawa ngayon. Anyway, yung video na to ay tungkol sa isang screen frame, no? Di ba gumagawa ko ng aluminum frame? Si Screen Life, kung kilala niyo si Screen Life, malamang nanonood kayo kay Screen Life kasi minsan kayo mga nagko-comment sa videos ko, nakita ko nagko-comment din kayo sa videos niya, and malamang nakita niyo na rin ako na nag-comment sa video niya, no? So si Screen Life ay kalapit kabarangay ko lang, no? Magkalapit lang kami ng lugar, na-discover ko lang na magkalapit lang pala kami ng lugar. Sa isang barangay kami nakatira. Tapos, so inad ko siya sa Facebook, so naging Facebook friends kami, si Screen Life. Kung hindi nyo kala si Screen Life, sa baba, in description. Sa description sa baba, check nyo yung channel niya doon. Ako sa my day niya, nag-reply ako sa my day niya, yung line table niya na ditaas na gano'n, kung napanood nyo na. Tapos nagtanong siya sa akin kung gumagawa daw ba ako ng aluminum frame. Tapos nung kapagawa daw siya ng aluminum frame, na kasi yung sa tool ko na binibili niya, 600 daw yun, 600 pesos daw ang bili niya doon, kasama yung mesh, no? So medyo may kamahalan talaga, no? Mahal talaga yung aluminum frame. So titingnan ko yung frame na gagawin ko, gagayahin ko yung parang sa tool ko, yung design kasi pinakita niya sa akin. Pero yung material, iba. Ang material pa rin, ito pa rin ginagamit natin na 1x1 tubular, no? Ginaya ko lang yung parang design kasi meron siyang adjustment na tornilyo. So kung kamukha lang nung frame ko dun sa video na to, dito pala, sa video na to, kung kamukha lang nung gagawin, hindi natin malalagyan yun ng adjustment na tornilyo. So ginawa ko ng paraan para magkaroon ng adjustment na tornilyo. Ito, tingnan nyo yung ginagawa ko screen. So ito, no? So karaniwan na ginagawa kong frame ay 16x24, pero ang loob nun magiging 14x22. So sabi sa akin ni Screen Life, baka daw po pwede 16 yung loob. So yung haba ay 22 pa rin. So yung lapad ay magiging 16 yung loob. So yung pahaba natin, ginawa natin 18 to, para nung i-45 degree natin siya, ito. Nung naka 45 degree na siya, ay itong dalawang loob na to magiging 60 na yan. Okay. Tapos yung bracket na nilagay ko dati, di ba ito yon? Ito yun eh. Dati nilagay ko isa lang dito lang sa kabilang side na to. Ngayon dinalawa ko dito para mas matibay siya. Kabilang side. Tapos ang magiging yari niya, ganito. Paganyan. So i-corner mo siyang ganyan. Kita nyo ba? Ayan. Kukunin mo siyang ganyan. Tapos dito. So, mas matibay siya kasi dalawa na yung bracket niya. Dalawa na yung maghahawak, yung mag-hold. Sa kanya. Ganyan. Kita nyo ba? Ayan. Tapos, ito. Ay ginawa ko, ang haba nito ay 18, ito naman ay 26, so may sobra siyang 2 inches. So, sinukat ko siya sa 2 inches dito, tapos ito lalagay ko dito. Para yung loob nito ay 24, 23, hindi ko matandaan, nasa 2 inches dito. Kasi ito 26 to, ito ay 18. So ito, nilagyan ko na rin ng bracket dito, nilagyan ko na rin ng ganito, paganyan dito, para ito, pasuot na ganyan. Okay. So, paganyan yan dyan, ito dito. So, ganyan. Nangyayari. Tapos, i-re-rebit natin dito. Ngayon, para mas matibay pa siya, ito, ilalagay ko din dito sa may ilalim. So, may bracket din siya dito sa ilalim na to. Tsaka dito sa kabila.
Right. Tapos kaya siya may pasobra dito, susutan ko to ng kahoy sa loob dito. Maliit lang, gaganon. Susutan ko siya dito sa loob para yung tornilyo na adjustment dito natin nilalagay. Hindi ko pa alam kung paano gagawin ko yun, pero sige, gawin natin para makita natin pare-parehas. Ito na yung kaya riad niya. Ito yung corners, ano. Eh, siya na medyo madilim, ha? Pero nakikita niyo na siguro. Yan, corners. Yung loob ay isa na lang. Dito. Yan, isa na lang dyan. Ha? Kasi ito yung ilalim. Nakaganyan lang siya. Hindi siya naka 45 degrees. Naganyan lang siya. Parang kabilang side. So, ito yung tura niya. Pabukuan. Okay. Tapos ito, susutan natin ng kahoy para malagyan ng tornilyo. Okay. Tignan natin. Kasi tumabas na ako ng kahoy dito na 1x1. So, kahoy na 1x1. Ito. Ano to? Pinolic board. Galing siya sa pinolic board. Na 3/4. Okay. So, tinabas ko siya 1x1. Sakto dito sa loob ng butas nito. Papasok natin siya dito. Pero, hindi naman siya maluwag. Masikip siya yung kailangan pag ipukpok para pumasok siya sa loob. Dalawa. So, magkakalang side. Tapos, ituturnilyo natin to. Pag naipasok natin to, ituturnilyo natin siya pag ganun. Dito. Para fix na siya. Hindi siya gumagalaw. Para yung turnilyuhan, yung adjustment dito. Okay? Gagawin ko muna para makita niyo. Thank you.
Kasi ito na yung completed na screen. Screen na frame pala, wala palang screen to. Ito yung completed na frame. So ito yung mga dulo niya, mga adjustment. Ah, ito, kabila. Ngayon, ito, ang purpose kasi nito ay sa may line table, naka-line table kasi, chef. So parang ganito yun. So yung line table, di ba may banggaan dito kasi pinapabangga lang dito yun. So parang meron siyang adjustment, registration. Pag binangga niya doon, kita nyo ba? Yan, pag binangga niya doon, para ma-adjust pa niya, matilt pa niya ng pag-anon or pag-anon. So i-adjust niya yung tornillo dito. Ito. So habaan para lumalaw-galaw pa siyang ganun. So yun ang purpose nito, kaya meron yun. And isa pa mga kaibigan, ito nga pala experimental pa lang, no? Ito ay pina-testing lang ni Screen Light. Sabi ko, sige, testingin ko, tapos gawa kita muna ng isa, then testing mo kung okay. Pag okay, puproduce tayo ng madami para sa'yo. Okay? So, yun. Malalaman natin, at bibigay ko ito kay Screen Life, papareview ko muna ito sa channel niya. I-review niya muna to, tapos pagkano, baka pwede natin i-produce kayo, pwede ko rin kayong bentahan ng ganitong screen para makamura kayo. Ano? So, mas mura to kumpara doon. Okay? So, malalaman natin yan. Abangan lang natin yung video. And itong video na to, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Okay. So, hindi pa pala tapos yung project natin na screen. No? Hindi ko pa siya nadadala kay Screen Life. Kasi, nung ginawa natin to, yan, ito yun, di ba? Sabi ni Screen Life, kasi picturean ko to, sinend ko sa kanya, sabi niya, nasan yung, patingin daw yung center guide? So, wala tayong nilagay na center guide dito. No? So, syempre, pag sa line table nga naman, dapat may center guide, yung sasag ko dun sa nakaganon sa may line table niya. E wala, hindi natin nilagyan. So, negative to. No? So, isip ako kung paano ko malalagyan ng center guide. Yung kasing ano natin na to, itong screen natin na to, itong frame, 1 inch lang to eh. 1 inch. So, pag ito pinatong ni Screen Light dun sa kanyang line table, tapos meron lang tayong parang center guide na nilagay sa ibabaw na ganyan. Yan, parang pag-ganyan lang. Basta. So, hindi tatama dun sa center guide niya kasi masyadong mababa. Kailangan niya yung medyo nakataas ng konti. Elevated ng konti ganyan. Tapos syempre, pag center guide, mas maganda sana kung naigagalaw. Hindi siya fixed na nakalagay dito. Okay. So, ito yung ginawa ko. Ito ay bakal. Ito. Ito ay bakal, tubular na 1x2. So, 1x2 para mataas. Tapos nilagyan ko siya ng butas dito. 1x2 to na bakal na pinutol ko lang ng 1 inch din. Ito. 1 inch yan, paganyan. Tapos, nilagyan ko siya ng butas dito. Yan. Para dito. Ngayon, itong butas na to, saktong ano yung dito, yung screen frame. Pag nilagay mo yung tornilyo na to, sakto yung screen frame dito. Susuot siya dito. Sakto siya dyan. Okay? Hindi siya sasag ko. Tapos, ito na yung pinakahigpitan niya. So, ibig sabihin, ang principle nito, pag sinuot natin, nipitan to, iikom siyang ganyan para maipit niya yung screen. Okay? So, pag kailangan i-adjust, luluwagan yung tornilyo, bubuka ng konti, dadasog, naidadasog na ganun siya. Pagka okay na, nakasenter na, so, higpitan mo dito. Lagyan ko naman siya ng ganito sa ibabaw para ito yung tatama dun sa nakaganon sa kanyang line table. Nakaganon. Okay? So, ito yan. So, kakabit ko dito para makita niyo. Dito, kakabit natin siya. Ganun. Yan. So, yan na siya. Ganyan lang. Ganyan. Tapos, ginagalaw mo siyang ganun. Ito, lalagyan natin dito para ito yung higpitan. Okay. So, tingnan nyo siya dito sa baba.
Yan, so ganito yung dating niya. Yan. So, na-adjust siya ganyan. Okay, na-move siyang ganyan. Tapos pag na-firmis mo na siya, higpitan mo siya dito. Okay. So, hindi siya makaka-apekto sa screen na ilalagay niyo. Kasi, alam ba, may screen na dito. Nalagay niyo na ng screen dito. Kunyari, ito yung screen. Bunulin natin. Kunyari, ito. Ito yung screen. So, dinikit na niya halimbawa yung screen dito sa frame. Paganyan. So, nakaganyan siya. Merong, sabi nga niya, screen life. Meron daw konting off contact. Ganyan. Tapos dito sa kabila, hindi maapektuhan yung screen kasi hindi naman siya aabot. Hindi naman siya tatama dun sa may screen dito. Yan. Hindi siya tatama sa screen dito. So, kahit ipitan natin yun na ganyan. Okay lang yun. Okay. So, ayan. Diyan tayo nag-come up sa ganyang idea. So, bibigay ko ito kay Screen Life siguro. Basta, bahala na. Bahala na kung kailan ko mabigay kay Screen Life yung pinagawa niya na to na screen. Nakita niya na rin naman to. Sinend ko na sa kanya sa messenger yung itsura na itong screen frame niya na to. So, sasabihin ko lang sa kanya, pakireview niya sa channel niya para malaman kung okay ba to. Kasi hindi ko pa rin naman to na-testing. Siya ang unang pe-testing nito kasi idea niya ito. Parang nag-collab kami sa idea. Nag-collab kami kung paano ba dapat gawin, ganito ganyan. Chat-chat kami kung ano ba magandang gawin. Then nag-come up nga kami sa ganitong itsura. Pagdating sa kanya, malamang imo-modify pa niya ito ng konti. Pero at least, meron na siyang base idea dito. Okay? So kung gusto niyo subukan, pwede niyo rin naman subukan yung ganitong idea. Okay? So siguro, mas maganda kung susubukan niyo kapag na-review na ni Screen Life. Pag napanood niyo na sa channel niya yung review niya, makikita niyo kung talagang okay, pwede niyo gamitin. Okay po. So muli, maraming salamat po sa panonood. At hindi ko naman siguro sinayang ang oras sa panonood sa video na to, no? Okay. Maraming salamat po sa panonood. Please like, comment, and subscribe. At pag subscribe po kayo, pakiclick niyo na rin ang notification bell para updated kayo kapag mayroon ako mga bagong upload. Let's go!